Hello, hello guys. Muli ito si Ate Yoli. Nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at walang anumang karamdaman sa inyong mga pangangatawan. Mag-ingat-ingat po tayo sa bawat araw po ng ating pamumuhay. Mapa-Pilipinas man po kayo or nasa ibang bansa, mga OFW, lalo na po mga OFW, mag-ingat-ingat po tayo kung saan mang mga bansa po kayo naroroon. Di po ba? Ngayon, meron po tayong bibigyan na isang reaction video. Pero bago po lahat, bago po tayo maggawa ng ating reaction video, nais ko po muna guys, supportahan po muna natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalinga Prab. Ganon din po guys sa lahat po ng mga Kalinga partners na siyang pinopromote ni Kuya Bal. Pasupport po natin. At huwag po tayo guys mag-skip ng ad sa mga video upload ni na Kuya Bal, ni Kalinga Prab, at ng lahat po ng mga Kalinga partners, kung saan po ay yun po ang hindi nating pag-skip ng ads, ay yun po ay nakakatulong po tayo sa kanilang paglingap sa mahihirap. Di po ba? So let's go guys, puntahan po natin ang ating reaction video. Pero bago po, sana ay kasama po ako dyan guys sa inyong mga sinusuport. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa kay Ate Yoli's Vlog, pa-subscribe na rin po ng aking channel at pa-click na rin po guys ang inyong notification bell nang sa ganun ay manotify po kayo sa bawat upload po natin ng ating reaction video. So let's go, tingnan po natin. Dito po tayo guys, pupunta sa magpinsano kay Trixie at kay Rochelle. Kung saan ay nakikita ko po minsan sa part 21 ba yun? No, hindi. Nasa 20, part 20 yata yun guys. Hindi, basta nakalimutan ko ng part na yun, pero hindi po natin to nakukuha kay Kalinga Prab na vlog, no? Nakita po natin dahil habang po nandun nagbablog si Kalinga Prab ay, di ba, may mga K-boys kasama at nandun ay kay Jello Mags po ay na-interview si Trixie. Na-interview nila nito si Trixie, ni Jello Mags, sila ni Indiano Biclano, ni Kuya Ruben, ang nag-interview, no, kay Trixie, na kung saan ay yun ang vlog guys na umuwi doon si Rochelle para yung sinasabi no ni Rowell na umuwi doon si Rochelle para lamang mag-sermon sa kanyang mga kapatid. So dito nasabi nga ni Trixie, so let's go bago po ako magbigay ng reaction video, pa tingnan po muna natin ang maiksing clip na nakuha po natin kay Jello Mags TV. Pa-support nyo na rin po guys si Jello Mags TV sa mga hindi pa po nakapag-support, nakapag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po guys dahil para po makatulong din po tayo sa kanila. Di po ba? So let's go, tingnan po natin. Everything po yung plano namin na rin siya. Basta may successful kami sa picture. Yung pagiging charity mismo. Sunod, gusto rin po kami natin. Yun na plano nyo na. Ibig sabihin, pagkatapos tong bahay nila, Rachel, mag-vlog na siya. Tapos, mag-tandem. Kung isipin yung basher. May ano po, may PC po sila. Pinabash ikaw? Huwag mong pagbasehan ng mga basher. Kapag may basher, artista ka na. Sabihin mo sa sarili mo, ay artista na ako, Lord. Marami nang nagbabas sa akin, artista na ako. Paano hindi na ako sanay? Katanggal din niya ng iba, halimbawa, kung may lapit sa iyo ng mga problema, kung may dami ka na basher, itatatanggal yan dahil inadaanan din sa basher. Kapag may basher, kapag wala ka kasing basher, hindi ka sikat. Kapag sikat ka na, marami ka ng basher. Bakit? Andyan lahat yung mga hindi dapat bigkasin na. Tulad ng mga... Kagaya po nung pag-date namin sa SK. Kasama po namin si Ate Erica, may si Asia, nag-live po kami. Tapos, comfortable po kami tatlo sa isa't isa na para po matagal na kami magkakakilala. Opo. Tapos, yun pong ano, yung panay-joke ko po, tapos panay-tawa namin. May isa pong... Binibigyan nilang kahulugan. May isa pong ng ano sa akin, sabi ko, parang nag-iba ka na, nag-ganito ka na, na dapat daw wag ganyan. Sabi ko po, masama po bang tumangoy? In-enjoy lang naman po namin. Tapos, natawa din po ako kasi magami pong nagtanggol sa akin na mga fans po nila rin siya. O yan guys, nakita nyo no, nakita natin na in-interview dito ni Jello Mags at ni Kuya Robin si Trixie.
At ayun nga, tungkol sa kanila, sa kanyang pag-aaral, di ba ba? At dito nga nasabi nga ni Trixie, dito sa pag-interview, ito lang pong kinuha natin, no? Na, nasabi dito ni Trixie na minsan daw, mayroon daw mga nababasa kanila ni Rochelle. So, dito, bakit po guys, na may nababasa daw sa kanila na, kumbaga ay, iniiyak na lang po nila, no? Umiiyak na lang daw sila sa pambabas. So, dito naman itong masasabi ko sa mga nambabas, no? Mga nambabas dito kay Trixie at kay Rochelle. Unang-una, wala po tayong karapatan na ibas po itong dalawa. Unang-una, wala po silang ginawang mali. Ni sa panaginip, hindi ito pumasok sa panaginip ni Rochelle na matagpuan siya ng Team Kalingap na mas scout siya ni Vincent Calyada. Shout out kay Vincent Calyada po guys. Na hindi po, ni sa panaginip po nila, hindi siguro nila nito pumasok, no, na sila ay ma-scout. At ayun nga, napaka maraming salamat na rin dahil na-scout na siya ni Vincent Calyada ito si Rochelle at natulungan ng Kalingap sa pamamagitan ni Kalingap Rab at sa mga sponsors. Di po ba? At saka, dito guys, hindi, wala po tayong makitang dapat ikaba sa kanila. Unang-una, napakasipag po nilang dalawang magpinsan. Oo, nandun po. Lahat po tayo ay nakita natin sa unang vlog pa lamang ni Kalingap Rab dito kina Rochelle. Nakita natin ang katayuan ng kanilang pamumuhay. Hindi po nila yun kinaiiya dahil yun po ang kanilang buhay. Di po ba? So, sa ganun po guys, at ganun din kay Trixie, si Rochelle ay nakatira dun kina Trixie, nakita natin ang katayuan ng kanilang pamumuhay, ang kanilang bahay. Di po ba guys? So, yun po, dun po natin nakikita na napakaganda at napakabait nito ng dalawa. Hindi po, wala po salang itinago. Bakit po kailangan natin pag-ibas? Ano po ba ang kailangan natin sa kanila? No, dahil unang-una, wala po kayong rason na iba sila dahil ang kanilang pamumuhay hindi po nila itinago na kanilang pamumuhay ay naghihirap sila, ay nagsisikap silang buong magpamilya. Ang mama ni Trixie ay ginagawa ang lahat. Nakita naman natin sa interview ni Kalingap Rab nung pumunta doon si Kalingap Rab sa bahay ni na Trixie kung paano, ano ang pinagkakitaan nilang ng magulang ni Trixie. Hindi yun ikinahiya ni Trixie at mismo silang dalawa magpinsa, hindi nila kinahiya ang mag-segregate ng kalakal na kung saan ay dinadala ng nanay ni Trixie sa kanilang bahay dahil siya na nga ang nagbinibinta para may makain or may magamit sila sa loob ng bahay. Di po ba? Wala po tayong dapat ikabas sa kanila. Bakit po natin ibabas? Guys, kung kayo ay naiinggit, huwag po naman. Alam mo, dapat sana gawin natin ay magpasalamat po tayo na may kalingap at natagpuan sila sa ganong pamamaraan ng kanilang pumuhay. Ay may kalingap na nakatagpo sa kanila. Di po ba? Wala po tayo dapat ikabas dito sa dalawa, sa magpinsan na ito. At ito napakaganda pa. Isa pa po, isang ano pa dito. Napakaganda dito dahil si Trixie at saka si Rochelle, mula na natagpuan ng kalingap, ay lalo po sinipagan ang pag-aaral. Diba? Lalong sinipagan nilang pag-aaral, nakita nyo na tumaas ang kanilang grades. Si Trixie at si Rochelle ay halos nagpapantay ng grades. Mula sa 89 hanggang nag 92 ang average grades nila. Di po ba? So, hindi po sila guys nagkulang. Hindi po sila nagtago ng kanilang pamumuhay. So, wala para sa akin, wala po tayong dapat ikabas dito sa dalawa sa magpinsan na ito. Dahil una, ay hindi nila ikinahiya at hindi nila itinago ang pamumuhay nila. Diba? Nandun. Ito guys, dahil alam mo ba kung ba, alam, ito masasabi natin, bakit may ganito? Una kasi nga, binibless sila dahil napakabait. Napakabait po nilang dalawang magpinsan. Lalong-lalo na si Trixie at si, lalong-lalo na dito si, tawag nito, si Rochelle, no? Na nakapamagitan na ganyan, na pinatayuan na nga ni Kalingap Rab, pinatayuan ng Kalingap ng bahay, pero mas gusto niya pa rin ang doon pa rin siya, manatili sa kanyang tita, sa bahay ni na Trixie,
para sa kanyang pag-aaral dahil malapit nga sa kanyang eskwelahan at kahit papaano makatulong din doon sa kanyang tiyahin, no? At makatulong sa kanyang pinsan sa gawain ng bahay. Dahil although nakikita naman natin sa bahay ni Natrix, ilan silang magkapatid na babae. Tatlo silang magkapatid, apat. Apat silang magkapatid na babae. Diba? Na gumagawa sa loob ng bahay nila na sa pamamagitan dito ni Natrix, ay si Trixie nga yung panganay. So guys, please, huwag nyo naman i-bash ito dahil naunang-una magpasalamat po tayo dito na natagpuan sila ng kalingap. Bakit ba? Nababas nyo ba? Dahil sa sila ay natagpuan? Gusto nyo rin matagpuan? Matagpuan ng kalingap? Pinakadabes nyo pong gawin? Magdasal po kayo. Na sana darating din ang araw na kami din ay magrasyahan na makita kami, makita ng Team Kalingap ang sitwasyon namin. Huwag po tayong mambas. Hindi po maganda yun. Diba? So, dito masabi ko sa inyo, Trixie Rochelle, dahil yun nga dito sa interview ni Jelomag sa inyo ay balak nyo rin, no? Ang balak din ni Trixie at saka ni Rochelle na pagdating ng araw na sila ay makatapos ay magbablog din nga sila, ay magtandem silang dalawa para mag charity vlog. Para sa akin, napakaganda po ng inyong pangarap, Trixie at Rochelle. Go-go lang po kayo. Go-go lang kayo sa inyong pangarap. Dahil kung sino man ay magbasa sa inyo, huwag kayong mag-alala. Nandyan ang Team Kalingap, mga supporters, reactors ng Team Kalingap ay handa kayong ipagtanggol. Ang importante lang ay hindi po kayo nag-apak ng kapwa niyong tao. Di po ba? Kaya sana, I wish ko lang dito kay Trixie ay hindi kayo magbago ang dalawa ni Rochelle. Pagdating ng araw, makatapos man kayo ng pag-aaral, ay hindi magbabago ang inyong kung paano kayo nakilala ng Team Kalingap. Di po ba? At ganoon din po dito kay Rochelle, sana, Rochelle, gawin mo pa rin ang best mo sa inyo, sa iyong pag-aaral, na yun nga, na nandyan si Ruel sa'yo, na handang tumulong, umalalay sa kahit sa paanong paraan hanggang sa makatapos ka, di ba, Rochelle? So, dito guys, ipagpasalamat po natin na ito sila ay natagpuan ng Team Kalingap, na sila ay matulungan ng Team Kalingap. At maraming salamat po dito sa lahat po ng mga sponsors ng Team Rochelle at dito na rin kay Trixie. Di po ba? Ito po dapat natin gawin bilang Pilipino. Kung may nakikita tayo nahihirapan at natutulungan ng kapwa natin, ipagpasalamat natin yun. Huwag natin ikainggitan o iibas pa sila. Diba? Dahil hindi po, ito po masasabi ko, walang ginawa at walang itinago ang dalawang magpinsan sa kanilang sitwasyon sa buhay. Kaya wala po kayong rason para ibas po sila. Di po ba? So, ang masabi ko lang dito, Trixie at Rochelle, hayaan nyo lang nambaba sa inyo, kundi smile pa rin. Dahil para sa akin, yung nambabas, isa po yan sa mga way, pamaraanan po yan ng mga trials sa inyo, kung gaano kayo katatag. Di po ba? Kung, di ba, laging nga sinasabi ni Kalinga Prab, sana hindi kayo magbago pagdating ng araw dahil na natutulungan kayo ng Kalinga. So, itong mga nambabas, siguro ay ito isa sila sa mga pamaraanan para i-testing kayo. Di po ba? Kaya, be positive palagi, Rochelle and Trixie. Dahil nandyan nga sa inyo si Ruel. Alam ko hindi kayo pababayaan ni Ruel. Alam ko na si Ruel ay handa rin kayong ipagtanggol kahit kanino. Di po ba? So, thank you so much guys sa inyong pagpanood dito sa aking reaction video. Abangan po natin ang part 2 na sa birthday ni Rochelle. Di po ba guys? Sino kaya dito ang kasama ni Rochelle na prank ni Ruel of Malalag? Kasama na si Ate Yoli na prank. Pero abangan po natin bukas guys, dahil sinabi naman ni Kalinga Prab na mag siya. Siguro mamaya after nyo mapanood nitong ating reaction video ay makita na rin natin ang part 2 ng birthday ni Rochelle. So, abangan natin at magpa-kilig lahat. Napakaganda po. Thank you so much po sa lahat. Alam ko last upload ko nga, medyo na late ako sa pag-upload dahil gawa sa may work po tayo. Hindi po tayo basta-basta makapag-upload agad dahil syempre, mas mauna po natin ang ating work dahil
nandito sa tayo sa ibang bansa, kailangan pa rin natin sumunod, di po ba? At ang iba po ang pagitan ng ating mga oras. 7 hours ahead po ang Pilipinas dito sa oras ko, di ba? So thank you so much guys and God bless everyone at mag-ingat po kayong palagi.